Hi mga friendships, may adlaw sa inyong katanan. So welcome back here sa ating channel. So mga friendships, hindi ko alam kasi talagang sumakit ang ulo ko mga friendships. Kasi today talaga ang last day, June 16, ang hinihintay namin na araw mga friendships. Lahat ng mga monetized small YouTubers or content creators. Kasi mga friendships, di ba, kung napanood yun yung previous video ko na I was so sad, sobrang lungkot ako nun kasi out of my $904, ang pumasok lang ay $130. So, yun, after nung nag-vlog ko nun, I received an email from YouTube that meron pang second wave. Between 12 to 16. So, we're waiting mga ka-friendships, ako at mga ka-YouTubers ko na may second wave pa on 12 to 16. So, we're waiting actually hanggang ngayon, and then just check my YouTube studio mga ka-friendships. We're all surprised talaga mga ka-friendships na me and mga kapwa ko, mga small YouTubers din, na yung sa YouTube studio, mga ka-friendships, ang natira lang talaga ngayon is yun yung pinasok ni YouTube sa AdSense account namin. Kasi mga ka-friendships, 10% lang talaga ang binigay ni YouTube sa buong kita namin sa May. Kasi ako ha, it was $904 and pumasok is $130, $132 ganon. And sa mga sa others din, sa iba din, mayroon din silang $3,500 or $5,000. Ang pumasok super konti lang din. And mga of the friendships, hindi lang kami mga small content creators ang naapektuhan dito sa bagong rules ni YouTube. Also, sa ibang mga YouTubers, like mga big YouTubers, pero hindi man lahat, mga iba lang, may mga konti lang doon. Iilan sa mga big YouTubers na apektuhan din sa new rules. Actually, hindi to siya new rules eh. At dati pa to eh, last year pa to, May or June din yung nangyari last year. And then, super nagulat lang kami, mga ka-friendships, kasi akala namin is 45-65. Ngayon, as in, binaha, mga ka-friendships, ang mga revenues namin. 10% lang talaga sa total ng kinita namin sa May ang binigay ni YouTube. At pinasok ito sa AdSense account na kung saan ito na yun hindi na pwedeng magagalaw at diretso na yun sa bank namin. So, mga ka-friendships, sobrang nalungkot ako, at naawa din ako sa mga kapwa ko small YouTubers kasi hindi namin to in-expect. Akala talaga namin may papasok pa. Siguro mga ka-friendships, it is because na-trace ni YouTube mga ka-friendships ang mga illegal activities or illegal clicks, kasi may mga tricks kasi mga ka-friendships sa YouTube para mapataas ang revenue mo. Siguro na-trace niya yon kasi may mga ano kasi mga ka-friendships eh, may mga rules din sa mga tricks. Siguro nakita niya halos small YouTubers ay pantay-pantay ang mga minute watch na ganun, yung mga minutes na napanood yon, at saka yung mga pag minutes din na pagstay sa ad site. Siguro na-trace niya yon. Pero kaya may mga bagong rules naman ngayon. May mga bagong pattern naman ngayon para hindi na mahuli ni YouTube. Pero mga ka-friendships, sana maging okay na this month of June kasi nakakapagod mga ka-friendships, nakakawalang gana na. Pero I'm enjoying naman vlog mga ka-friendships. Pero of course,
bonus na sana, no, nag-vlog tayo, mas masaya, mas maganda kapag kumikita ka. At nag-i-enjoy ka din. Ako, nag-i-enjoy ako while vlogging kasi kahit anumang vlog na gusto ko, binavlog ko mga ka-friendships. Kasi ang mga vlog ko ay mga katotohanan lamang. Ito ay totoong nangyayari sa buhay ko, sa mga nakikita ko, no, observe ko sa paligid. So, thank you mga ka-friends for watching my video and see you sa next vlog ko. Love you all!